At Jethro, gusto ko lang munang magbalik tanaw. Paano ka ba nakilala sa showbiz? Panahon na yun, naghahanap si Direk Mauro Guia Samonte at si Boss Robitan ng mga batang itatapat sa mga batang yagit. Mula sa pagiging action star, paano kang napapayag na maghubad? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa kasikatan? O dahil sa gusto lang ng manager mo? O gusto mo mismo? And then bigla nga, nagulat ako, pinag-shift niya ako ng sexy dahil sabi niya nga, babakante ka na wala ang action. Kung paano nangyari yun noong mga panahong hindi pa Coco Martin ang isa Coco Martin in showbiz? So akala ni Coco, chick boy tayo kasi ang dami pinapakalala yung chick sa kanya noon. Siyempre, tuwa-tuwa yung bata. Sabi ko, gusto mo bang mag-artista? Sabi ko, magpakabait ka lang kay Buboy. Tama ka niyan sa mga pelikula. Isang tanong, isang direktang tanong. Noong mga kapanahonan mo na talagang super kisig ka, super puti ka, at talaga namang ang daming mga tagahanga at maraming mga bading, matrona ang naghahangad sa iyong katawan. May naka-appear ka bang bading? May offer niya sa ano, 5 million a month, 300,000 a week. Umayag ka ba? Ano ba nangyari sa kapatid mo? Balikan natin. Nangyari to 1998, pero 2000 nung inasikaso ko. Kaya lang, nung panahon na yun, dumitang mundo ko talaga. Dahil kahit na ako nun yung respondent, parang ako rin yung dinimanda. Kasi ang dami kong death threats nun. Accidental, hinalaglag sa building. Sabi, ni-rape. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo rin mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes, magandang araw. Ayan kung ano mga oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Mapaumaga, mapahapon, mapagabi, mapamadaling araw. At this time, napakapalad ko po dahil matagal ko po itong hinahanap-hanap. Matagal ko po itong gusto ng kausapin dahil ito yung aktor na kung tawagin nga ay Mr. Flawless. Mapa-action, mapa-sexy, mapa-comedy, lutang na lutang ang kanyang kaputian at kakinisan ng balat, lalo na noong mga panahon ng kanyang kasikatan. Please welcome Jethro Ramirez! Yes. Thank you po, Tita Morley. Thank you sa pagbisita rito sa amin. At nagkita-kita tayo uli since nung lockdown na interview mo sa akin sa teleradyo. At Jethro, gusto ko lang munang magbalik tanaw. Paano ka ba nakilala sa showbiz? Way back 1984, nag-start ako sa Starlight Cultural Foundation sa theater group. Panahon na yun, naghahanap si Direk Mauro Guia Samonte at si Boss Robitan ng mga batang itatapat sa mga batang yagit. Merong TV series sa mga batang yagit. So naghahanap sila ng mga magagaling na bata. Sabi, magaling daw ako dahil nung pina-acting ako ni Direk Mau, mabilis kasi kong umiyak noon. So on the spot, kinabukasan, dinala na ako kay Boss Robi. And then, after 3 days or after a week, nag-shoot na kami ng mga Ibong Pipit. Yon. Sa Ibong Pipit, sino-sino yung mga nakasama mo? Kami po ang mga lead na bata. Ako, si JP de Guzman, Lisa Soliman, Monique Castillo, anak ni Direk Celso at Castillo, Cel Lorenzo. Pero mga kasama namin doon, Lani Mercado, Ray P.J. Abeliana, Kelito Mahal del Mundo, Dito Pimentel, and Lenny Santos. Mula sa pelikulang Ibong Pipit na nag-introduce sa'yo, sinundan na ito ng mga pelikulang? After ng mga Ibong Pipit, starring role kagad po ako doon. Nagkaroon ako ng second movie from Sake of Films Again. Comedy naman yung Kapag Baboy ang Inutang. Anak ako ni Tito Babalurun na kapatid ni Christine Garcia. Ito yung eksena ng hindi makakalimutan ng mga tao dahil si Eddie Garcia pumayag na Durang Corito na may kasamang laway, chicharon sa mukha. So from there, naging close kami ni Tito Eddie hanggang magkasama kami sa probinsyano. And then after nung Kapag Baboy ang Inutang, Public Enemy number 2, yung maraming number 2 ng si Eddie Garcia. Kami yung tunay na anak kay Tita Nida Blanca. Jethro, ang pangalan mo way back 80s, 90s. Nung 80s, ang screen name ko, Erwin Estrella. Yun ang gusto kong itanong sa'yo. Ano ang nangyari? Ito yung 80s. Bakit nabago ang pangalan mo? Nung may gagawin si Magdalena de la Paz, yung Magdalena Films. Dahil nag-produce siya dati ng mga pelikula kay Sunny Parson. Gusto niyang gumawa at makabawi. Kaya kinuha niya ulit si Eddie Garcia sa Enteng Manok. Nung taga-Pasig po kasi si Ma'am Magdalena de la Paz. Mm-hmm. Anak niyang Tomboy ang nagmamanage sa akin. So nag-usap-usap sila nila, Direk June Posadas. Malambot yung Erwin Estrella. Mm-hmm. Parang babae, Estrella. So sila ang nag-usap na ginawang Jethro Ramirez. Guys. Nung ito'y mag-action ka na. Opo. Balikan natin ang nakaraan. Ano-ano nga ba ang mga pelikulang nagawa mo na?
bukod dun sa nung bata ako, nagkaroon ako ng TV series noon. Sarda siya, parang Darna. Ako yung sidekick ni Isabel Rivas, nung batang sumasakay sa likod niya noon. And then, nung naging Jethro sa Enteng Manok, lahat ng massacre film halos ni Direk Carlo J. Caparas, naging suki po tayo doon. Kay Kuya Roger Parahes, yung Kuratong Balileng, Annabelle Huggins story. Sa Kuratong Balileng, isa po ako sa Kuratong. And then sa Annabelle Huggins, parang guest lang doon, nagsuntukan lang kami ni Cesar Montano, ni Bumbol. After ng Annabelle Huggins, Kuratong Balileng, Di Pa Massacre, yan, ako po yung best friend Joel Torre Ron. So doon, nagpabigote naman ako. Parang mahabol ko yung dad ni Joel Torre. So action ka muna mula sa pagiging child star mo into action. Opo. Pero bakit bigla kang nag-ubad? Bakit bigla kang nagpa-sexy at nagpakita ng katawan? Nung umalis ako kay Kuy Roger, ang nag-manage sa akin si Tita Aster Amoyo. Dahil dapat meron akong gagawin sa Octo Arts, dahil under Octo Arts si Tita Aster. Kaya lang nung time na yun, nagka-problema si Jeric noon sa Octo. So, damay din po yung dapat maging project sa Octo. Dahil nung sabi nila, nahahawig ko raw ng panahon na yun, sila Robin, sila Jeric. Kaya doon ako sa Octo yun, ano. Halos iisa ang mukha nyo ng mga panahon na yun. So, na-dissolve yung project doon. So, kinausap ko yung Tita Aster. Sabi niya, pwede kang mag-sexy kung gusto mo. Kasi ang action ngayon medyo lumalaylay. So, yung unang sexy ko, Biyagang Dalagang Ito. So, yung first sexy ko, kapartner ko si Ramona. Kaya nung time na yon, sumisigaw pa mami niya noon, cut, cut, cut. Kasi ang strike ni Boy San Agustin, si Boy Tulis, yung director namin, action director yon, kaya lang nag-sexy. Eh, naghahalikan pala kami ni Ramona dahil sabi ko, direct, on cue mo kasi ayokong sabihin ng leading lady ko, kahit nung bandang huli, ayoko ng free willing, gusto ko yung by instruction ko. Ang question ko, Jethro, mula sa pagiging action star, paano kang napapayag na magubad? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa kasikatan? O dahil sa gusto lang ng manager mo o gusto mo mismo? Unang-una, nung in-advise ako ni Tito Aster Amoyo, sabi niya, laylay ang action ngayon. So sabi niya, para hindi ka mabakante, mag-sexy ka. So unang sexy ko nga, yung kay Ramona Revilla sa FLT Production. So after nun, pinuha ko ng regal yung magkaagaw, yung leading man ako ni Ana Capri. So nalinya ako doon. Kaya lang, pagka may mga fight scene, wala silang problema sa akin dahil nung bata ako, nag-SOS na ako. Marunong ako ng stunt, marunong ako routine. So bata pa lang ako, pinag-aaralan ko na yan, sila Linda Castro pa, yung mga veterano nga, magagaling magturo nung araw. Kinuha ko ni Tita Aster para mag-action sa Octo nga. Nag-aral naman ulit ako niyan sa Barracuda. So, ni-refresh ko yung mga talon-talon, yung mga fight. And then, bigla nga, nagulat ako, pinag-shift niya ako ng sexy dahil sabi niya nga, babakante ka, no? Wala ang action. Dahil nakulong nung time na yon si Robin, kaya ang Buboy, ang Cesar, maswerte nang apasok nun sa Waway. So, hindi lang si Ana Capri at si Ramona Revilla ang nakasama mo sa mga sexy movie na ginawa mo. Isa sa matindi pa rin sexy movie na ginawa mo, ito ay Ang Sutla with Priscilla Almeida. Ano ang kwento to? Yung kay Priscilla Almeida naman, ang kumuha sa akin dyan, dahil magkaibigan kami ni Buboy. Pinakilala ko kay Tita Baby Alano. So, ang alaos Tita Baby Alano, kasi nung time na yon, umalis ako kay Tita Aster dahil gusto ko nga mag-normal life na lang. Ayoko mag-showbiz. Paalam ako kay Tita Aster. Tapos nung nagkaiwalay kami ng first wife ko, sabi ko mag-artista ako uli. So nung nagsutla ako, ang kalabang ko po dyan, Albert Martinez, Joe Marillana, Chris Villanueva. So sila po yung mga kalabang ko sa role. Gusto ni Romy Susara, yung the late director Romy Susara, Joe Mapa. Ang gusto naman nung iba, nag-a-apply doon para sa role na leading man ni Priscilla. Si Tita Baby Alano yung line producer. Pinaglaban niya ako. So doon ako nakabalik uli sa Sudla. One month kami nag-shoot noon sa La Union tsaka sa Ilocos. Masyadong controversial yun dahil masyadong malakas ang loob ni Priscilla Almeida. Dahil nung time na yon, may eksena kaming doon sa kuweba. Wala talaga siyang underwear noon. Ikaw wala din? Hindi, nakahiga po siya sa akin noon. Baga kudkuran eksena yun. Kinukudkud ka niya? Kinukudkud niya ako rin sa eksena. Ano yung eksena na yun? Nasa kuweba po yun. Nakahiga ka? Nakahiga ako sa papag, tapos siya yung nakadagan sa akin. Dahil yung instruction ni Romy Susara, sabi niya, Jethro, bibinyagang kita. Ayun, tatandaan. Ano mo yung ano niya? Nakita ko yun. Kaya lang, nung time na yon, kasi gusto ko magkabaligan kami ng first wife ko. Parang nagalit pa si, kaibigan ko si Abby. Bakit nagalit? Di, wala no reaction ako. Tagal ng eksena siguro, 3 hours. Sinaya mo naman yung pagkakataon na yun bilang lalaki. Kaya nga, nung time na yon. So hindi mo na, ang bango-bango, ang bango ng bulaklak. Malinis si
Ano ka lang doon? Wala ka lang? Sena? Parang patay ka lang doon na hindi mo na-appreciate yung... Sinisigawan ako siyempre ng director. Jethro, gumalaw ka. Eh di siyempre gagalaw din po. About distraction of... Pero hindi ka na in love sa kanya? Okay, Priscilla. Hindi. Kasi no time na yon nanonood kami. Parang naawa ako sa kanya dahil napanood sa Mel & Jay, Canadian citizen siya. And then, adopted siya. Hindi niya kilala yung parents niya. So, parang lost siya. So, inisip ko, kaya siguro nagsisex si Priscilla. Eh, lost siya. So, yung take advantage na iniisip, hindi. Pero ang tagal mong nawala sa showbiz, ano ang nangyari? Nag-enjoy po ako sa real estate business. Tapos nagkaroon po ako ng personal problem noon. Dahil noong time na yon, nasigaso ko yung death nung half-sister ko. Eh, nung panahon na yon, 1998 nung nangyari, may mga nagsasabi kasi pati yung lola ko nung nabubuhay pa. Yan, investigahan mo yung kapatid mo. Ano ba nangyari sa kapatid mo? Balikan natin. Accidentally, nalaglag sa building. Lalaki to? Babae. Babae. Sabi, ni-rape. So, yun yung doon ako nagpakabisi. Na-rape? Kaya kung nangyari to 1998. Pero 2000 nung inasikaso ko, nung stay kasi ko dyan sa lola ko. Sa property. Mas matanda siya sa'yo? Mas bata. She anong was 16 noon. Rachel. Si Rachel. Nung sinasabing tumalong, nagpakamatay, pinatay, ni-rape. Ano ang development ng kwento na ito? Nung panahon na yan, maraming tumulong sa akin na libre. Si Dr. Fortune, si Raquel Fortune. Libre po yan. Nasabi nga sa akin, ayaw kasi pinautopsy ko yung, pinahukay ko yung grave nung sister ko noon dito sa Olympus. Pinahukay mo pa? Dr. Fortune nag-examine. Kaya lang, nung panahon na yan, dumita mundo ko talaga. Dahil kahit na ako na yung respondent, parang ako rin yung dinimanda. Kasi ang dami kong death threats nun. Pero actually, then, mga pinsa ko, nagkikita na kami ngayon eh. Kaya lang, nabanggit ko li ngayon. Kasi hindi iba sa amin yung tinutukoy ng lola ko. Kaya lang, yung mga matatanda, sabi nga sa akin nung nabubuhay pa, pagpasa Diyos mo na lang. Kasi lumilit yung mundo mo, pati yung negosyo mo, pati yung paglalabas mo sa... Hindi ako makalabas sa pelikula, sa ano. Kaya nga nun, in-interview pa ako ng MGB, ng SIS nila, Janice. Kaya lang sa MGB, hindi nila pinalabas. Kaya nga nung in-interview ako para mag-PBB, yung sinabi ko, yung totoo. Ano ang lumabas sa medical legal? Doon sa medical legal, kasi nga, 2 years na yung ano, pero buong-buo pa rin. Doon sa kanyang ovary kasi, hindi normal. Pero hindi maano ni doktora. Kasi 2 years na. Pero hindi normal yung size ng ovary. Noong siya po ba ay mawala sa mundo o mamatay, hindi mo ba sila pinamedical legal? Ay, hindi po. Kasi nga, nung panahon kasi na yun, nakatira siya rin sa tita ko. Yung tita ko kasi mayroong kasing school. May school kasi yung family namin. Ayoko na masira yung school nila, hindi kasi nasadya. Pero nung araw kasi marami talaga kasing tumulong sa akin kahit yung BACC noon. Kaya lang, nakakawalang tiwala kasi kahit sa BACC noon, nagtatraidor. NDI nagtatraidor. Police nagtatraidor sa akin noon. Ang pinagkatiwalaan ko lang noon, sundalo. Kaya nga nung panahon na yon, nag-warrant ako sa Makati. Bago ka sa warrant server. Dahil nga kailangan may dala akong baril bukod sa totoong baril ko. Kailangan may kadikit din ako mga despo noon. Ano nangyari sa kaso? Umabot po hanggang DOJ, i-inhibit yung mga piskal dito sa Quezon City. Ay, nakakalungkot po dyan. Dahil talagang hindi natin alam dito ang sistema ng gobyerno natin. Pero pinagpasa Diyos ko na lang. Linawin natin, tumalong ba siya? Nagpakamatay? Kasi yung isang witness na pinsan ko, namatay na rin, bata. Ilang floor? From rooftop, fifth floor. Umagsak, so, nabuhay pa, kaya lang hindi nadala. Kasi nung nag-check ako ng history, dinala mo na dito sa Quezon City General. So, grabe na, bago nilipat ng St. Hindi na makausap? Hindi na, wala na. Kaya nung pumunta ako ng St. Luke's, 1998, nasa morgue na, malamig na. So, ito ay unsolved case. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan na katarungan. Actually, pinagpasa Diyos ko na po yun. Dahil nga, sabi ko nga, kung nagkamali ako, patawarin ako ng Panginoon Diyos, sabi ko. Ano yung sinasabi mong nagkamali ka? Kung nagkamali ako ng desisyon na i-demanda sila nun. Ang alam ko lang nun, gusto ko lang bigyan ng justice nun yung kapatid ko. At ito ang dahilan kung bakit nawala ka sa Diyos. Isa po yun. May panghihinayang ba ang isang Jethro Ramirez? Kasi noong mga panahon na yon ay kasagsagan ng paggawa niya ng pelikula, kasagsagan ng kanyang endorsement, at higit sa lahat, siya ang isa sa mga pinakasikat na kabataang artista ng mga panahon na yon. May panghihinayang ba? Pag naisip ko, may mga bagay akong napalagpas. Pero wala po akong pinanghihinayangan dahil sabi ko yung importante kasi sa akin ngayon, meron akong peace of mind. Kahit simple lang ang buhay, wala akong kaaway, wala akong sakit. At saka sabi ko, kung may awa ang Diyos, kung makakabalik pa uli ako, anytime, kung gusto ko naman lumabas po, kahit maliit na role, kahit libre, pwede ko naman pong gawin. Katulad ngayon, yung loyalista ni Melda Papi. Kasama po tayo ron dahil isa po ako sa board member ng Katipunan ng mga Artistang Pelikulang Pilipina Television. Sinama po kami lahat ng board doon. And then yung comeback film ni Rene Imperial, yung bubot, ako po yung kalaban dun ni Rene Imperial. Ako po yung pumatay sa kanya ron. Tapos yung life story ni Mayor Marcos Mayor Mamay ng Mindanao, yung pinagbibigay
kontrabidahan ni Jerry, kasama din po ako doon. Ako yung kontrabida ni Jerry dito sa Manila, tapos si Victor Neri sa Mindanao. Ang buhay ng tao ay parang isang bola, umiikot, tumatalbo. At sa pagkakataong ito, isa sa mga kwento ni Jetro ay noong mga panahong nakikisama lang sa kanya ang isang Coco Martin. Nakikisabay, sumasama sa mga party. Jetro, kwentuhan mo ako. Kwentuhan mo ang ating mga viewers kung paano nangyari iyon noong mga panahong hindi pa Coco Martin ang isa Coco Martin in showbiz. Way back 1999-98, Coco Martin kasi taga ng Palinche siya. Madalas siya, nandun lang sa labas, nakatambay. Malapit ang bahay ni Direk Buboy Tan sa kanya. So, si Buboy, kaibigan ko. Sabi ka, pagka pupunta ako kala Buboy, meron siya laging pinagmamalaking bataan dyan, si Coco. Kasi tanda ako na 5 years kay Coco. Sabi niya, Jet, meron ako dyan kaibigan, si Rodel. Sabi niya, pwede ba natin isama yun? De, inihinto ako si Coco. Gaganon pa sa kotse ko yun. Sabi ko, gusto mo sumama, maligo ka muna. Kasi maitim si Coco eh. So, akala ni Coco, chick boy tayo kasi ang dami pinapakalala yung chick sa kanya noon. Siyempre, tuwa-tuwa yung bata. Pagka nandun doon kami sa party, puro chicks. Kasama ko sa Manila, saan. Kahit dito, nakarating na nun si Coco. So, nung panahon na yon, hindi ko akalaing magiging Coco siya, Del Rodel. Sabi ko, gusto mo bang mag-artista? Sabi ko, magpakabait ka lang kay Buboy. Tama ka niyan sa mga pelikula. And then, nung time na yon, hindi lang tatlong beses kong sinasama yan si Coco. Kaya nung time na si Jerry gumagawa sa probinsyano, sabi niya, tama ko si Coco. Si Rodel ba yan? Tanong mo nga kung si Rodel yan. Kasi iba na yung tsura eh. Ang nakatawan. Tapos, sabi niya, oh, Rodel. Sabi niya, sabi ko, sabihin mo, dalawin ko lang. So, pagpunta ko ron, nakamatid ako ni Coco. Sabi ko, Coco, tatandaan mo, gandang-ganda ka lang sa kotse ko nung araw. Ngayon, dami mo ng kotse. Ano yung kotse yung gandang-ganda siya? Anong panahon po kasi na yon? Meron po akong CRV. CRV, gandang-ganda siya doon? Yes. Oh, tapos nung magkita kayo? Anong nagkita kami? Tuwa-tuwa siya. Oh, kamusta na? Kuijet pa nga nung ano niya eh. Bago maging Jetro eh. Kuijet pa eh. Sabi niya, kamusta na? Sabi niya ganun. Wala akong binabanggit na sama mo ko dito. Eh, pinipilit ni Jerry Crabal. Sabi niya, sumama ka na dito. Sabi mo, sama ka. Sabi niya, sayang dahil papalis na kami rito. Kayo naman ang papalit. Hanggang sa umalis ako mga 1 hour din kami nagkukwentuhan. Tapos kinabukasan, tumawag sa akin si Jerry. Sabi niya, punta ka na rito sa kahinta. Alam ko, ginugood time ako ni Jerry. Sabi ko, ganun, mamaya nga ako rito. May bisita ako. Sabi ko, may bisita pa ako. Punta ka talaga. Kasama ka na sa taping. De, kinunta ko si Coco. Oo, pinapupunta mo raw ako. Anong dadaling ko? Wala akong dadaling. Pumunta ka lang dito. Kaya ano kaya to? Good time daw. Eh, de, punta ako ron. Pagdating ko doon, kasama pa talaga ako dito? Sabi ko gano'n. Oo, kasama ka. Mamili ka na lang dyan ng damit. Sabi niya gano'n. Namili ako. Tapos na, namili ako ng nameplate, Perez. So, ako si Officer Perez. Ang gawa po ako ng 6 months doon, ako po yung nagpatakas doon kay Eddie Garcia. Kaya nung nagkasama kami ni Eddie Garcia, yun, tuwan-tuwa si Tito Eddie. Siya'y naalala niya nung bata ako. Isipin mo, ang kwento ay talaga namang nakakaloka, nakakapalit. Sumasama lang noon, nakikisakay lang noon, nakikipagkwentuhan lang noon. Pero ngayon, mas sikat pa siya sa isang Jetro. Ano ang feeling mo na mas sumikat ng gusto sa'yo? Tutuwa po. Dahil deserve naman niya. Dahil nakita ko naman yung paghihirap niya. So happy ka sa kanya? Oh, happy ako. At hindi siya nakalimot sa'yo? Sabi nga ni Jerry, ba't hindi ka lumabas sa Quiapo? Oh, ano nangyari? Nahiya naman kasi ako na ano, oo, kunin mo. Gusto ko yung pusa niya. Okay, may bubuksan akong kwento. Makinig kayo. May isang kilalang politician. May isang kilalang businessman. Noong mga panahon na yon, si Jetro hanggang ngayon, maskulado, guwapo, flawless. May na-inlove sa kanyang piyak. Kilala ninyo. Kilalang kilala natin. Ano ang kwento? Marami po kasing kwento dahil anong panahon ay napakaswerte ko sa mga tao. Dahil noon kaya ako nakakabenta ng property, pinapansin po ako ni governor, ni mayor, ni congressman, hanggang sa Malacanang po, hanggang sa businessman. Meron po kasing businessman no, na merong malaking company ngayon na existing pa rin hanggang ngayon. Na nag-offer po sa atin noong panahon na kaya lang, mahina ang loob ko eh. Decenting tao siya kasi ginamit niya muna yung mga sekretaryang magaganda. Okay. Sabi, may magpo-produce. Oh. So ako naman, nakita ko gaganda ng mga babae. Siguro maayos na tao to. Nung sinakaya ko dun sa road trek, kumain muna ako sa mga. Kasi kumikita ako eh. Meron akong gismel sa bulsa. Saya na ako nun. Tapos meron akong kotse. Nabiliyaran ako ng producer ko no. Nung pagkakain ko, napakabusog muna ako bago humarap dun sa producer. Sabi ko, ba't wala pa rito? May lumapit sa akin babae. Sabi niya, hindi. Kakausapin natin. Hindi dito. Pinaikot-ikot ako sa buong Makati. Binibrief ako dun sa kotse, dun sa road trek. Nakaiga ako dun sa kamang ganyan. Hindi, sabi ng mga babae, wala talagang producer.
Naiiyak yung babae kasi sabi ko, ano ba talaga ako? Kaya iniisip ko, wala naman akong kaaway. Salvage ako. Ang gulo. Pero lagi ako may bolpe or balisong. Okay, nadala-dala lagi. Sabi ko, magulpi man ako. Makakayos ako. Pero wala naman ako inaagrabyado. Pinagtapat sa akin, yung boss ko, mabait yun. Sabi pa nga, balato. Pag nagkasundo ka. Wow! Pag balato. Sabi ko, babae. Sabi ko, hindi ako pumapayag nung. Ano hindi ka pumapayag? Hindi ako pumapayag mga ipagkita. Sabi ko, baka mapahamak ako. Kasi may mga bodyguard eh. Tapos nung pagdating doon, nung napapayag ako dahil sabi niya, sige, bibigyan ka na 50,000. Makipag-usap ka lang. So makipag-usap lang ako, may 50,000 ka. Sabi ko, bigay mo na 50,000. Aba, nanigurato ka! Sabi niya, hindi siya magbibigay sa'yo. Sabi ko, sige, pagka ano, hindi binigay sa akin, okay lang, kaya lang. Sasalta ako sa sarili ko, baka nang patay na ako nito. O baka ginugoyo ka nito. So, nang bumaba ako, sabi ko, sumama ka sa akin. Sabi ko, ayoko nang bagitin yung pangalan kasi ang ganyan na doon siya. Sabi ko, samahan mo ako. Hindi, ang ganyan lang si elevator. And ang lalaki ng mga bodyguard, sabi ko, mukhang papatay na ako dito ah. Sabi ko, wala naman akong pinakailaman sa sutla ka. Pagkala mo yung sa sutla, yung pala, iba. Oo. Ang kwento, isang kilalang gay in showbiz. Isang mayaman, isang ma-impluensyang tao sa showbiz world. Hanggang ngayon. Opo. Ano ang in-offer sa'yo? Anong pumanik po ako ron kasi nasa penthouse kami. Ay, hindi ko nababanggitin kung anong condo dito sa mga arms. Penthouse pa lang yun. May in-offer sa'yo. Nag-usap kami sa office niya. Simple lang. Naka-shirt siya. T-shirt na white. Naka-white shirt. Mm-hmm. Eh, nagbabasa po tayo. So, kilala ko po siya. Hindi kasi sinabi sa akin na siya yun. Mm-hmm. So, nung nagkita po kami, lalo akong kinabahan. Dahil nga may mga rumors na ganun-ganun. Sabi ko, baka matukso ako dahil nandudun na yun. Di ba? Ma-offer. Kaya lang, sabi ko, masaya na ako. Meron akong 10,000. Poche ako. Sabi ko ganun sa isip-isip ko. Kaya kinakabahan talaga ako. Ang maganda kasi noon, binigyan niya ako ng business card nung nag-usap kami. Ang offer niya sa ano, 5 million a month, 300,000 a week. Hindi ako magko-commute gamit ang kotse, aeroplano ko, or helicopter kung mga masyal ako. Kasi inalam niya yung gusto ko, mahilig ako sa kotse. Grabe nga, no? Ibang klase ang offer sa'yo. Yes, ang sabi niya po sa akin, hindi lang pamilya mo matutulungan mo, buong angkan mo. Bakit ka hindi pumayag? O pumayag ka ba? Hindi po. Yung totoo? Kasi binigyan niya nga ako ng calling card. Yung totoo, hindi ka pumayag? Hindi po ako. Huh? Binigyan ako ng calling card. Yung totoo? Hindi po. Yung totoo talaga? Binalatuhan kita. 5 million yun ha, hindi ka pumayag. Sayang naman. Kaya nga big sa inyo, kung mahina ang loob ko nung araw sa ganun. Hindi ako practical. Hindi ka pumayag sa 5 million a month? Isa pag kinocompute ko, sa 1 year lang ako. Kung malakas ang loob ko nun, eto na pera ko ngayon. Meron pa akong 300,000 a week. Hindi ka nakuha ng gay millionaire na yon o hindi billionaire po na yon. Hindi po. Ang maganda nito, nung nag-real estate ako, kinunta ko po yun. So yung kanyang right hand, ang bumili po nung property ng inundo ko sa Tagaytay. So yun po yung nakatulong naman po. Doon ka kumita na. Opo. Doon ka kumita. Isang tanong, isang direktang tanong. Nung mga panahunan mo na talagang super kisig ka, super puti ka, at talaga namang ang daming mga tagahanga at maraming mga bading, matrona ang naghahangad sa iyong katawan. May naka-appear ka bang bading? Meron bang nagkaroon ng pagkakataong maging yung bading? Ginagawa kong kaibigan kahit nung college ako. Ang mga kaibigan ko nung college ako, halo-halo dyan, bading, tomboy, tsaka lahat ng pratempty. Kasi nung college pala, nagbebenta na ako. Nang? Ng mga pagkain, cookies, soen, hotdog. Siyante ka na. Opo, nagbebenta ako nung kaya yung kotse ko, nung binigyan ako ng kotse ng lolo ko, pinupuno ko ng palinta. Kaya hindi ka pumatol sa gay? Kasi nung bata ako, kahit artista ako noon, nung nawala ang mother ko, at bumalik siya para magnegosyo na lang patahian, kaya lamay na ang patahian. Mga retasong ginagawang basahan, hindi ko binabagsak, bagsakan ng wholesale. Sabi ko, mama, ako na magtitinda. Biro nyo sa revolving, sa palengke ng Pasig, nagtitinda ako ng basahan, 3 piso pa. Nung nakasapatos po ako, akala nung mga taga-palengke, naglalaro lang ako. Sabi ko, hindi, seryoso ako. So, iba natutuwa, binibigyan ako ng pagkain, ng buko. So, in return, binibigyan akong basahan. Ang bilis ko makaubos ng basahan noon. Lahat ng driver bumibili, kahit na may basahan na sila, bumibili. Pero, isa kang gwapo noon, isa kang matini idol, isa kang action star, isa kang sexy actor, lahat almost nasa iyo na. Bakit hindi ka natukso sa mga offer ng gay at may mga matrona din bang nag-indecent proposals? Marami po, marami. Kaya lang kasi po kasi noon, panahon ay laki po kasi sa iglesia. Hanggang ngayon iglesia ka ba? Malaking okay bagay po kasi. Naku, sorry po ha. Hindi mo naman sinabi sa akin na iglesia ka? Kung ano-ano to naman tinatanong ko sa'yo, Jet. Ikaw, Jetro, nakakainis ka. Kaya nga, nausap po ako nung way niya. Dahil isa sa mataas po sa iglesia. Na, itigil mo na yung demanda. Dahil mga iglesia rin po yung dinimanda ko kasi noon. Kaya nung panahon na yun, nugot ko yung transfer para mapag-demanda. Pero inabutan ka namin dito sa bahay ninyo na nag-iihaw ng barbecue. Opo. Anong
ang kwento? Ang kwento po kasi dyan sa barbecue, nung lockdown, muna kaming nagtinda ng mga crispy pata sa lutong bahay ni Mama Loy. Eh, nitong partner ko, si Virgili, kaya nga ang aming page kasi, Jet Li, pinagsama yung pangalan namin, yung apelido niya, tsaka yung pangalan ko, kaya Jet Li Special Pork Barbecue. Dahil doon, pinagsama yung galing namin, lalo yung timpla niya, ng barbecue. So, nung dapat meron kaming kukunin pwesto, dito, malapit, biglang namatay yung nanay. So, binalik naman yung down. Tapos, nung may kukunin uli kami yung pwesto, summer in Kalaokan, hindi rin kami natuloy. So, sabi ko, kailangan matikman ng mga ano yung barbecue, masarap. Kailangan ko mag-live. Sabi ko, mag-live kaya ako. Una kong in-offer yung gummy jelly candies. After gummy jelly candies, nag-live ako. Ang daming umorder. Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa abroad, may mga umorder po ng gummy jelly candies. Ganun din sa barbecue. At malaking tulong ito sa'yo, lalo na particular na ng mga panahon ng patent. Ah, opo. Kwento mo sa ating mga listeners paano nakatulong sa iyong pinansyal ang pagtitinda ng barbecue at pagtitinda ng mga crispy pata. No. Eh, nung panahon kasi ng pandemic, marami po kasing artista rin na every friend ko. Nung nakita nila na binablog ko na nagdi-deliver po ako, no, may mga kabataan pa nga sa GMA. Sabi niya, kuya, ang babae. Buti hindi ka nahiya. Kasi sabi nila, ako breadwinner ako sa amin eh. Paano ang gagawin ko? E di, turuan mo yung kuya mo magtrabaho. Turuan mo yung nanay tatay mo, bata pa sila. Sabi ko, huwag ka mahiya. Kung tama yung ginagawa mo, ipakita mo huwag ka mahiya. Katulad po ng pagbabarbecue. Kasi may mga set of friends tayo. Yan, nung nag-aalas tayo, may mga kaibigan tayo, mga nasa alta syudad. Naramdaman ko yun, nung nagbago ako ng negosyo. Nag-aalas ka rin. Opo, sa Green Hills noon, sa may Shopsville, yung Prince and Princess. Isa po ako sa may-ari noon, apat po kami may-ari noon. Yun ang maling investment noon. Di katulad dapat, kung lupa, mas maganda ang lupa. I-invest kasi tumataas ang value. Yung sa Alahas naman kasi, bumabayad ka ng pwesto. Ang mahal ng pwesto nun, dahil pinakamalaking pwesto namin nun siya sa Shopsville. Yung mga may edad na guard doon, matatanda na, kilala pa po ako. So, ang dami pong pinagdaan ng negosyo ni Jetro Ramirez. Mula sa pagtitinda ng basahan, mula sa pagkakaroon ng butika, sa pagkakaroon Katmar ng butika. Katmar Drugstore. At nagkaroon din siya ng jewelry shop. Yes. And then ngayon, nabagsak sa pagtitinda ng barbecue. Hindi mo ba ikinahihiya ang pagtitinda? Ay, hindi po. Kasi malinis naman po yan. At saka, pinakikita ko sa mga kapatid ko sa Balikat, sa Guardian, na huwag silang mahihiya. Mas nakakaya kasi kung wala kang ginagawa at umaasa ka. Pero Jetro Ramirez, bakit ka nagtinda? Kung isipin mo, Jetro Ramirez, bakit nagpapaypay? Ba't nagpapakahirap? Ito ang isip na artista po ako. Para rin sa mga kaibigan natin at sa mga kapatid sa Balikat sa pananampalataya tayo na pinapakita ko na hindi po pwedeng mahiya na basta tama ang ginagawa. Mas nakakahiya, yun ang hihingi. Mm. Yung mga kalabit pengi. Mas gusto ko po yung hindi po maasa sa kalabit pengi. Balikan natin si Jetro. Konting detalye lang sa kanyang buhay. Jetro, ilang taon ka na mag-asawa? Magto-20 po ako. Nasa showbiz ka na noon? Opo. Ano to itinago mo? Hindi po. In-invite ko pa nga si Isabel Granada. Kinasal kayo? Ilan ang naging anak mo? Tatlo po. Asan na yung mga anak? Malalaki na po. Puro professional na po lang. Sino-sino sila at ano ang mga natapos? Yung panganay ko po sa New Era, tsaka yung pangalawa ko, ang Tansi po pareho. Then nagbi-business sa Nueva Ecija. Tapos yung kanilang business ng lolo nila, sila po ang nagmamanage yun. May factory ng contractor. Parang auto shop. At the same time, yung pangalawa ko nagtayo ng show nanay restaurant po doon. And then yung bunso ko, pharmacist po sa USA, sa Washington State. Nandito po siya ngayon. Nandito yung anak ko na isang araw. Babalik, I think this week, yung bunso kong babae. Isang direktahang tanong, isang mabilisang tanong, isang pitikang tanong. Ano reaction mo kapag sinasabing si Jetro Ramirez, laos? Sa akin, ang laos po kasi, tao po ang gumagawa. Kasi you can at least everybody. Pag pinakita mong pangit ka sa harap ng tao, yun masasabing laos. Hindi katulad na pag hindi ka lumalabas at nakakita ka, dahil pag pupunta po ako sa mga party, hindi ako po papakita ng bagong ihaw ako. Siyempre, pinapakita ko, fresh ako. So pag nakakita ako sa party, sasabihin, ay, Jetro, hindi nagbago. Maganda pa yung aura ngayon, tsaka yung katawan. Paano mo pinangalagaan ang iyong aura at katawan? Hindi po ako minum ng malamig na tubig, pero malakas po akong minum ng tubig. Nakaka 5 liters ako everyday. Sa gabi, siguro 2 liters ako magdamag bago matulog. And then, pagising ko, tubig ka agad. Puro tubig. Bukod po doon, meron kasing nag-i-sponsor sa akin ng vitamins. Mm. So, isa yung sa binibenta ko rin. Nung panahon ng lockdown, meron akong KBC, vitamin C, meron siyang zinc, meron siyang rosehip. So, yun po yung iniinom ko. Tsaka yung K-Max, may ginseng siya, may malunggay. Meron din siyang mangosteen. So, nung lockdown, nagde-deliver din ako ng food. Nagta-trans po ako. Mm. Jetro, para sa'yo, ano ang buhay? Ang buhay, simple lang eh. Pagka pinanganak ka mahirap, kasalanan mo pag namatay ka ng mahirap. Bakit? Kasi hindi ka nagsikap. Kaya nga may kasabihan, bawal pakainin,
Ang tamad, nasa Biblia po yun. Para sa'yo, ano ang katamaran? Ang katamaran, yung umaasa po. Parang siwang tamad na, eto na yung ansana. So, hintay mong bumagsak, pwede mo na maabot. Para sa'yo, ano ang aabutin mo? Ang aabutin, ang pangarap po kasi walang bayad yan. Pangarap ka na ng malaki. Pero kinakailangan, pag inabot mo yung pangarap na yun, kailangan wala kang masagasaan. Kailangan wala kang masiraan. Wala kang masagasaan, wala kang masisiraan. Meron ba sa parte ng buhay mo na may nasagasaan ka, may nasaktan ka? Pagkakalam sa sarili ko, ala po ako ng sagasaan. Pero you cannot please everybody. Kahit nagmuha ka ng mabuti, hindi naman masasabing laging mabuti ka sa paningin ng iba. Hindi mo masasabi na mabuti ka sa pananaw ng iba o paningin ng iba. Bilang isang ama, sa palagay mo ba naging mabuti? Ah, pinilit ko po maging mabuting ama. Dahil yung every week na nandudun ako noon sa Mebaisia, pinibigay ko yung weekends ko sa kanila. Pinag-aaral ko po sila nung high school sila. Nung college na lang, pumunta nga ng States, yung kanilang lolo na ang nagpatuloy noon. Pero noon, may sustento po ako monthly. Bukod dun sa weekly, na kada uwi ko ng Mebaisia, mababa ang usmil ko. Kada linggo ang gastos ko. Ano ba sa'yo ang mas mahalaga, ang pagbibigay pinansyal sa anak o ang pagbibigay ng pagmamahal at panahon sa iyong mga anak? Parehas po, pero mas priority sa akin yung pagbibigay ng panahon. Lalo ang bata, 1 to 7 years old, may enjoy mo sila. Dahil pagka nag-aral na po yan, elementary, nag-high school, may sariling lakad na yan. Katulad pag maliliit, mahabol pa sa'yo yan eh. Pag lumakalaki na ng konti yan, naging teenager, kahit magpaluan kayo, hindi sasama yan kasi may kaibigan na may barkada. May kaibigan, may barkada. Dumating ba sa punto ng buhay mo na ikaw ay nagkaroon ng barkada na nakasama sa pagkatao mo? Nung bata po ako, maswerte po ako dahil nakakatag po ako ng mababait na tao. Namimili po ako ng mga kasama. May mga kaibigan ako noon. Nasa Pasig ako. Ibang walks of life, meron akong kaibigan na nangangabayo. Yung hinete sa kabayo. So sasabihin ng kaibigan ko, may kaya. Ba't ka na kayo pagkaibigan dyan? Mahirap lang yan. So ako naman, minahabol ko ron yung mabuting pagkatao niya. So yung iniidolo ko, meron akong kaibigan na nag-uhulsay ng itlog. Kaya hindi po ako naiyan magtinda ng basana hanggang ngayon magbabigo. Kasi mga iniidolo ko, yung mga nakikita kong masisipag na tao, habi ko si Kuy Jun, ang gwapo. May wholesale sila pero nagbabahay-bahay pa rin ng itlog. So sabi ko, ba't ako mahihiya? Nakita ko itong mga taong ito sa mga Pasig. Doon po ako na natuto kaya malaki itong nalob sa Pasig. Dahil nakita ko yung matitinong tao doon na pumaparehas ng laba. Para sa'yo, ano ang walks of life? Ang walks of life kasi may kanya-kanya tayong pinagdaanan kaya hindi po masasabi ro na mas magaling ako sa'yo dahil mas matanda ako sa'yo. Hindi po doon mababase kasi we have a different walks of life. Iba ang pinagdaanan niya, iba ang pinagdaanan ko. Iba ang pinagdaanan mo, Timon. Iba ang pinagdaanan ko, iba ang pinagdaanan mo. Kung babalikan ang mga pinagdaanan mo, meron ka bang gustong balikan at gustong pagsisihan at ayusin sa kasalukuyan? Kung sakali siguro na isang taong kasing niligawan yung ex-wife ko eh. Kaya lang nung siya na yung naliligaw sa akin, meron naman ako inasikasong iba. Yun siguro. Dahil mas maganda siguro kung sama-sama yung mga bata. Kung meron kang gustong linisin sa buhay mo, kung meron kang gustong abutin sa buhay mo, Jethro, ano yun? Gusto kong meron linisin, siguro yung mga close ko sa buhay na hindi na dapat mangyari katulad nung di mandahan. Meron akong gustong ayusin. Ito ko mas maging maayos yung relasyon namin ng pamilya ko at buong pamilya ko. Sa kinauupuan mong yan at mula sa pagkakatitig mo sa akin, kung bibigyan ka ng pagkakataon na isang wish na mangyayari sa buhay mo for the 2024, ano yun? Gusto ko sana, hindi lang ako sa kalahatan, maging maalwal ang buhay, tsaka mawala na yung mga pandemic na yan, katulad nito mga nakarang araw, yung mga kaibigan natin, manangsima tayo dahil sa pulmonya, at yung acts of God na tinatawag, katulad ng isang araw, lumindol. Sana wag nang matuloy dahil natatandaan ko nung high school ako, lumindol nung 1990, naramdaman niyo yun, di ba? At huwag sana dumating na yung bigla. Last, para sa ating mga kababayan, kung susuriin natin, bibigyan natin diin ang isang Jethro Ramirez. Sino si Jethro sa paningin ng iyong mga anak? Sino si Jethro sa paningin ng iyong pamilya? Sino si Jethro sa paningin ng mga kaibigan? Sino si Jethro sa paningin din ng mga fans? Si Jethro sa mga anak ko, tatay. Sa pamilya ko, masungit. Kasi stricto po ako. Pag mahal ko yung tao, sinasabihan ko. Kahit sa kaibigan. Sinasabi ko directly. So, minsan, nami-misunderstood po ako. Sa mga fans naman, si Jethro, ordinary lang po. Kaya nga, nakaka-reach po ako, nakakapagpalarawan. At nakakapunta ako minsan directly sa lugar nila. Nakakarating ako kahit sa Mindanao, kahit sa Cebu. Pagka, ina-accommodate po lang. So, ang isang Jethro Ramirez ay hindi mahirap lapitan, hindi mahirap ingian at higit sa lahat, hindi mahirap maging kaibigan.
Opo. Kung meron, bakit hindi po tutulong? Kaya pinakamalungkot. Yung gusto mong tumulong, wala kang maitulong. Nangyari po sa akin yun. Paano nangyari? Meron akong malapit na malapit sa akin. Eh, may mga indulto ang Panginoon Diyos na pagsubok sa iyo. Sa akin, dumating po yun. Way back 2014, 2015. Gusto kong tumulong, pero wala talaga akong maitulong. Tulong na pinansyal? Pinansyal. Okay. Yung okay yung tulong kamay, pero yung pinansyal na kailangan, kailangan mo na dying yung tao. Nag-iingalo. Lakas lang ng loob yung tulong na kaya kong gawin noon. Pinanghinaan pa ako ng loob dahil may mga nagsusulsul. Dadali mo ng heart center yan. Sinong gagasto? Sinong dadala? Pero makakuha na ako ng ambulansya dahil may mga kaibigan tayo. Pero pinakamalungkot, yung gusto mong tumulong pero hindi ka makatulong. Tapos meron pang manunulsul sa'yo. Sinong gagastos niya? Pero ang pagtulong po ay hindi naman nangangailangan ng pinansyal mo sa dadal. Kahit mahirap ka lang, kung gusto mong tumulong sa isang tao, makakagawa ka ng kabutihan. Last, ano ang kabutihan para sa'yo? Ang kabutihan, no, yung genuine, hindi yung nagbabackfight. Pag may sama ng loob, sabihin mo directly para magkaayos. Tsaka huwag kayong matutulog ng hindi kayo nagkakaunawan, lalo ng kaibigan mo, ng partner mo, ng asawa mo. Maraming sila. Thank you very much. Thank you very much, Fred. Ayan po, isang masayang kwentuhan na naman po. At syempre pa, napaka-colorful, napaka-meaningful. Ang dami naming pinag-usapan. Ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka kahit sa mampalig ng mundo. Yun na! Thank you. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man. Morley Alinyo. Ito ang Tundo.